everyone! Ayun, hindi na ako masyado nakapag-vlog kasi medyo late na kasi kaming dumating dito sa Silangang na yun. So, tomorrow, meron kaming island hopping to sandbar. Mga 30 minutes lang daw siya from our resort. So, yun, try namin. And okay naman yung weather. Even though sobrang lakas ng hangin, pero I'm sure, sabi naman sa amin, hindi naman siya ganun kaalon. So, ayun, yun yung gagawin namin to. Kaya nga pala kami nandito sa Silangang na yun, here in Pagbilao, Quezon. So, kasi advance celebration to ni fatherhood. Kasi 59 years old na siya since, even though sa 27 pa kasi yung birthday niya. Pero yun, since di rin kami makaka-uwi that time kasi may pasok yun. Kaya yun, mag-advance celebration na lang kami for him. Ayun, dito lang mag-enjoy lang yung mga kids. For sure, mag-swimming na sila and hindi na namin sila isasama sa aming island hopping tomorrow kasi ayaw nilang sumama. And also yung nanay ko takot kasi siya sa dagat and dun sa boat. So hindi na lang namin siya isasama. As for today, ayun, medyo mahangin and ang ganda pa naman ng view. Kaya lang late na kami nakarating. Medyo madilim na rin. Kaya hindi na rin ako masyado nakapag-video. So tomorrow na lang guys ang ating moment. And yun lang. So, for tonight, we're gonna sleep and take a rest. And yung mga boys, mag-iinom pa sila. Good morning, guys! Sobrang, parang ang ano pa nung mata ko, no? Parang sobrang antok pa. Actually, yan, sobrang aga kong gumising kasi nga, meron kaming island hopping today. So, yun. And sobrang thankful kasi ang ganda ng weather. Thanks, God. Kasi nung mga last 3 days ata, sobrang lakas ng ulan dito kasi may bagyo. So ngayon, ang ganda-ganda ng weather and sobrang thank you kasi pinagbigyan kami. Eto, dito kami sa Silangang na yun. And dito lang siya sa Pagbilao, Quezon. Matagal na namin kasi gustong puntahan to. Pero yun, ngayon lang natuloy since birthday nga ni fatherhood. So eto, let's get a tour around kasi para makita nyo na relaxing yung place. And ang cute-cute kasi nung parang pinakakainan nila dun sa gitna. Ayun, from dun pala sa may labasan, bali mga 6 kilometers pa siya going dito sa loob. And ayun, madami pa rin siyang bahay when you're going here. Ang dami-dami parang mga subdivision pa. So, ayun, dito siya sa, meron siya, ang harap niya is dagat talaga. Kaya lang, hindi daw pwedeng maligo kasi maano kasi yung dagat nila, yung parang mabato. And wala siya talagang parang pinaka seaside kasi ang taas-taas nung place. Kaya yun, mag-island hopping kami para dun kami mag-swimming and dun sa sandbar na bagong sandbar ngayon dito sa Pagbilao. And then dun sa gabi, makikita mo yung Hopewell dito, yung power plant. Ayun, nandun lang siya sa may right side nung to the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see, sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for a first time, moving away to the sea, moving away, can't you see, we'll drink any by the ocean, it's our favorite potion, come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah, no. Come on, baby, let me tell you one time that our fire, that I love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Oh, diba guys, nakita nyo yung swimming pool nila. Ayan, sobrang
sobrang laki, and then ayun, malinis naman siya actually. So ang ganda ng view kasi dito, yung view niya, infinity pool siya. Dalawa siya, meron siya for kids. And ayun, look. Ayun siya, guys. So excited na yung mga kids later na mag-swimming. Yung mga rooms dito, guys, kasi yung kinuha namin is good for 8 to 10 person na siya. So ayun, mura naman, and ang cute-cute din kasi ng room, kasi meron siyang loaf sa taas. So yun, pwede siyang may matulog din sa taas, and pwede kang magpa-extra person. So punta pala tayo dito sa parang super gandang view. Ito yung pinaka ano nila area, yan dyan. Let's go there. Ang cute. Pwede kayong kumain doon, and then ayun, look ko. Oh. Ang taas-taas. Ayun guys, andito tayo sa parang ano nila, cottages, dito floating cottages na pwede kayong mag-breakfast, mag-dinner, and then ang cute-cute kasi nito guys, kasi yung food, basta meron siya para ditong parang alam mo yun, parang zipline style, tapos dun ilalagay yung food, if mag-o-order ka, ayun, dun siya dadaan. Basta nandyan yun eh, may video kasi ako nun ano, wala pa ka lang kasi nagpre-breakfast today, kasi dun yata yung breakfast area, pero yun, ang cute-cute, kasi nga sobrang layo, so parang ang ano nila is, dun yung, doon sa taas manggagaling yung food, kasi sobrang nakakapagod, kaya if ikaw yung waiter, diba, so pupunta ka pa dito, sobrang, ay nakakapagod talaga, kaya yun, meron sila dun na parang mas, parang ano siya, parang maliit na airplane, ang cute-cute nga eh. Later kapag meron, i-video natin yun. Parang good for ano din tong place na to, yan. For, ang dami kasi nagdi-dinner pag nung gabi, so parang ang dami kumakain, kasi nga ang ganda rin mag ano, celebrate ng mga occasions, birthday or whatever, kaya siguro yun. Sobrang kalma ng dagat ngayon, no? Parang walang kaalon-alon, guys. Kaya nga lang, ayun, medyo madumi lang siya. Hindi lang talaga siya good for swimming area. And,
Ayun, madami rin siyang mga resort-resort nearby. So, ayun, hindi lang naman ito. Pero for me, ito yung gusto namin talagang puntahan. Doon pala guys, sa kinuha kong rooms, meron na siyang pre-breakfast. So, nag-add na lang kasi ako ng parang tatlo yung in-add ko kasi nga good for 8 lang talaga yung rooms niya. Nasa parang 8,000 yung rooms. And, yun, may breakfast na rin siya na free. So, no need na parang, no worries na for breakfast. Yung dinner lang yung hindi kasama. So, masarap naman yung pagkain nila dito. And, until 9:30 lang kasi yung parang pinaka and last order nila. So, ayun, malamig naman yung aircon yung rooms. Okay, sobrang hindi nga lang ako makatulog kasi ganun ako, hindi ako masyadong sanay matulog pag nasa ibang place din. Meron pala sila ditong parang mini zoo. Basta yung mga ano doon, konti lang may mga bird. And yun lang yung parang medyo ano nila dito. Tapos meron silang mga speedboat. Pero I don't know if gumagana siya. Ayan o. Did you see that? Ayun, may mga speedboat sila. May docking area din naman sila dito. And yun nga, since mag-aano kami ngayon, mag-island hopping, ayun, may free docking sila for the banqueros. Kasi sabi nga nila, yun daw yung way nila para makatulong din dun sa mga small banqueros dito sa Pagbilao, Quezon. So, yun, maganda naman yung purpose nung may-ari nito. Let's get a tour to our room. So, maganda yung view nung room namin kasi ano siya, ayun, malapit siya sa dagat. I mean, yung view niya is yung dagat. So, let's see. So, ito pala yung kinuha naming room, guys. Kaya lang medyo makalat. Kasi, natutulog pa yung mga, hindi na kasi ako nakapag-video kahapon. Pero anyways, meron siyang small terrace here. So, kaya lang, ayan, may mga magagandang face dito. Hi! Kaya lang ang kalat guys eh. Sorry. Meron siyang loaf there. Going up. Init. And, ayun, meron siyang 2 bed. Ayan, meron siyang 2 bed. Ang kalat. Dito kasi yung mga boys. Ayan siya, may loaf area. Simple lang naman yung room na kinuha namin. Pero okay naman yung view. So, yan. Simple lang. Spiral, churba. Puti naman ah. Yeah. Ito si birthday boy, oh. Sasakay daw siya ng boat. Pupunta kami sa... Ano nga ba yun? Pupunta natin yung Balugbog Baboy Sandbar yung pangalan. Balugbog Baboy Sandbar. Going to our boat. Magkano nga yung rent? Bali, 1.7 yung rent dun sa boat. And sobrang init na guys, kaya yun, mangingitim sila. We're going there and almost 30 minutes daw yung papunta dun sa sandbar. So, ayan na. This is our banquero. Amba! Hindi, sorry, madulas.
here na sa sandbar. Ang cute! Diba? Ang liit-liit lang niya, pero look, oh, nandito siya sa gitna. And sobrang cute talaga. This is the Baboy Balugbog sandbar daw yung tawag. Look! Cute! Nandito siya sa gitna. Ayan, oh! Imagine, paano nagkaroon ng sandbar daw. Siguro pang sobrang low tide pa hanggang dun pa, no? Napatay dyan mo. Uy! Natanggal. Ayan guys, tapos na ng aming island hopping dun sa sandbar. So, mga 30 minutes lang going there. And okay naman. So, kung pupunta kayo dito sa Pagbilaw, so dapat puntahan nyo talaga yun. Kasi ang ganda niya, parang nakaka-amaze lang. Kasi nandun talaga siya sa may, malapit siya sa Hopewell dun sa power plant. So, yun, makikita mo talaga. Ando siya sa gitna, ang ganda. So, pang ano talaga yung moment. Then, maganda rin doon mag-swimming kasi white sand naman siya. And yung rent namin doon sa boat nga is 1,700, good for 10 persons siya. Almost, yun, malapit lang naman talaga siya, guys. And, ayun, pag-uwi namin para mga 9:30 kami nakabalik. So, okay na din. Pa-uwi na rin kami, guys. And yun, na-tour ko na naman kayo here at Silangang Nayon. So, see you again. And kakain lang kami sa labas. Kasi nga birthday ni Father. So, hope you enjoy this video and welcome to Silangang Nayon. And see you again on my next vlog! So, hope you enjoy guys. And yun, hindi lang ako masyado nakapag ano kasi sobrang init na din kanina. So, thank you! Bye-bye!